Welcome to Multi Skills Channel. Gawa yung puso. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano magpabuhay, magpabuhay ng halaman dito sa disyerto. Paano magtanim ng mga halaman o gulay sa mainit na lugar? Kasi pag sabi nga, pag ibinaon mo sa mainit, maninigas yun eh. Pero buhay na buhay. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon ay paano magpabuhay. Ganda ng topic, no? Paano magpabuhay ng halaman sa mainit na lugar. Okay, keep on tuning it. Ito yung mga remedyo pag gusto natin magtanim. Dahil dito sa disyerto, mahirap maghanap ng lupa na matatamnan. Dahil yung lupa rito, kahit hukayin mo, parang simento. Matigas. Ibaon mo yung halaman na pagkahaba-haba ng ugat, maluluto yun sa init. So, dito, sako-sako yung ano, yung lupa. Sako-sako. Bibilin mo sako-sako. Hindi yung sakong malalaki, yung sakong maisi lang. Siguro ang isang sako 5 kilo. Pero mahaba nila. Siguro mga 2 for 1.5 yung lapad ng sako. 2 pie. 2 feet. Ito. 2 feet. By 1.5. Yung lapad ng sako. So, almost 5 kilos. Yung binibentang lupa ay parang giniling lang na dahon ng mga punong kahoy. Na-decompose. Para yung, alam mo ba sa compost pit, yung sa pasurahan, tinapunan ng pasurahan, yung mga na-decompose na ano, na dahon, mga sanga na kahoy, parang giniling, tapos nilagay sa sako. So, wala kang pambili. Dali lang remedyo nun. Pag binaybay mo yung sa mga kalye rito, meron ka makikita ang mga gardener, hardinero. Yung mga hardinero gumagawa ng plot. Yung ginagawa nila ng plot, nilalagyan nila ng lupa. Pag napadaan ka sa umaga, dala ka lang ng plastic. Yung mga katamtaman lang. Na plastic ng grocery. Kwentahan mo ang saglit. Sabi, hingi na rin ng konting lupa. Uwi ka na. So, lalagay mo sa paso. Kinumagan, balik ka ulit. Kwentuhan mo pa ni bagong tao. Makaingi ka na naman. Makaipon ka na ng lupa. Nakalimbre ka na. Kasi yung bibili ka, mahal. Sayang, baka hindi pa mabuhay yung tanim mo. Kita niyo yung halaman ko. Yung puno ng malunggay na yan. Semento ang ilalim niyan. Siguro ang lupa niya lang. Ano. Ito lang kakata. Tama lang maikutan yung ugat.
sa paso maliliit, mustasa, pechay, kandoli, kandoli, upo. Yung upong maiksi, yung mga bunga, hindi katulad ng upo sa Pilipinas na pagkababa. Tanim ka rin ng ano, tanglad. Tanglad kasi kahit nasa initan yung mga buhay. So, ganun lang diskarte, paano yung ano, pabuhay ng gulay. So, ito yung pinagkabalahan natin pag wala tayong ginagawa. Marami pang bagante, wala pang tanim. Ito, kabatiti. Kabatiti de aso. Kamatis, oh. Nagango na. Doggy! Ito yung sero. Ayan yung tanglad. Tapos nagamote sa ilalim. Para-paraan lang yan eh. Pag gusto mong gumawa ng gulay, para-paraan lang yan. Ayan. Ito yung datag nilang kandoli. Ano? Ay, kahit na yung ano, lalaki ng bunga ng kamatis mo. Medyo tuyo na kasi summer rito eh. Summer na eh. Ito, gaganda ng dahon ng malunggay. Laki ng puno ng malunggay. Ganda ng dahon. Fresh na fresh. Fresh from the farm. Ngayon may maggulay ako sa sahog namin ng ano. Sa sahog namin sa munggo. Ganito lang yung garden nito sa Qatar. Baga maliit na espasyo lang. Karoon na lang ng iba't ibang pananim. Ayan. Sabi niya naman, no? Ito. Yung mustasa sa kapechay. Ayan. Yung pechay pwede na. Ano ba yung iba? Seedling, no? Ayan. Lalaki ng daw ng barungay, oh. Oh. Ganda ng dahon. Kaya mong dahon na malunggay na to. Wala kinaro to eh. Kaya na baby ginger tumulag eh. Hindi siya marunong magtanim eh. Wala eh. Panahingi na lang yun eh. Ayan. So ganun guys yung sekreto ha. Paano magpabuhay ng mga halaman dito sa disyerto. Kailangan laging basa. Kailangan ng araw-araw madiligan. Parang sa pagmamahal, kailangan lagi mong haplusin. Kailangan mahalin mo ng todo. Kasi parang jowa yan. Kapag hindi mo tiniligan, mga kapitbahay yan. Gracias. So, kailangan alaga sa dilig yan. Para makarami ng bunga. Pag diligan mo ng diligan, magbubunga at magbubunga yan. Lalago. Lalago at tataba. So, laging tanda na dilig. Kailangan sagana sa dilig.